Hello guys, magluluto lang tayo ngayon ng bituka ng baboy guys. Pero, mag-focus muna tayo kung paano ba ang paglilinis nito. Kasi, nung hindi pa ako kumakain ng ganito, tanong ko sa sarili ko, malinis ba talaga yung mga kinakain nila? Tapos pag may kumakain, hindi talaga ako makapagtigil. Nagtatanong talaga ako, masarap ba? Tapos ang sagot naman na, napakasarap. So, na-curious ako kung paano kaya na makatikim ako ng ganyan. So, nag-decide ako guys na magluluto ako. I-try kong ipagluto ang ano ba talaga kasarap ang bituka ng baboy. Kaya nang matikman ko guys, pang ilang beses ko na itong pagluluto. At pati mga anak ko, nasarapan din. Kaya kung kailan gusto magluto, ano, nilihait ako ang gunting. Ito lang, pinuputol-putol ko muna. Mga ano to. Ten. Ito lang. Ito. Mga 5 inches. Hindi lang to maganda. Hindi to mabuti sa mga matatanda na. Nasaan na yung naputol ko? Ito pala. Kasi ang ano, ang uric acid niya, napakataas. Lang, pinuputol-putol. Ang dami talagang pagdadaanan natin bago natin ito maluto. Ito oh. Ito. Hindi ko to isama guys. Ito mga ano, bukol-bukol. Tapos ito pa lang ang naputol ko. Ihinto ko muna ha ang pag-video. Pagtapos na akong nito sa pagputol. Natapos ko na siyang putulin at itong may bukol-bukol, hindi ko ito isasama. Nakita nyo ba guys? O ito. Itatapon ko na to. Tapos itong naputol-putol, ang gagawin ko nito, ito lang o. Kita nyo ba guys? Kita nyo, di ba may lumabas no? Isa-isahin ko itong mga naputol. Oh. Kaya, ihinto ko muna ulit itong ano, pang-video para hindi tayo magtagal ng mga ilang minuto. Ito guys, tapos ko na siyang malinis. Nilalagyan ko siya ng 3 kutsarang asin. Ano to? Rock salt. 3. Tapos minasage. Mga 3 to 5 minutes rin ang pagmasage. Hanggang lumabas ang dulas niya. Pagkatapos ng 5 minutes, huhugasan na naman natin siya. Pagkatapos mahugasan, ibalik natin ulit dito. Tapos lagyan na naman ng 3 kutsarang asin katulad kanina. Tapos massage ulit. After 3 minutes na minasage, hugasan na naman ulit natin. Hindi talaga basta-basta ang paglilinis natin sa kanya, guys. Ito oh. Pangalawang hugas na natin ito ha, tsaka pangalawang paglalagay ng asin. Iba pa yung naputol natin kanina na hinugasan natin yung loob na itinapat natin sa ano, sa tubig. Tingnan nyo ang tubig. Marumi pa no?
Kaya may panghuli pa tayong lagay ng asin at saka massage. Tatlo pa rin. Na, tapos na naman mag-massage, kaya hugasan na naman ulit. Pero last na to. Bali, last na ang paglalagay ng asin, pero ang paghuhugas, tatlong beses rin. Oh, ito ang tubig niya. Ito, pangalawang hugas to, ha. O, diba, sa pangalawang hugas, hindi na siya masyadong, dumi ang tubig. Kaya, pangatlong hugas na naman ito. Pangatlo na ito, tapos, ibang proseso na naman. Pinakahuli na itong paghuhugas. Tsaka, i-drain natin ng mga 5 minuto bago natin siya pakukuluan na naman. Guys, hindi ko na lang ipinakita sa inyo kanina. Hinugasan ko pa siya ng pang-4 hanggang ito, pang-5 na to. Pero ito na talaga. Panghuli na talaga to dahil paubos na ang tubig ko. Hindi tayo matatapos nito. Pakukuluan pa naman natin siya. Kaya ito na, last na talaga to. Paubos na talaga tong tubig ko kasi ang lakas na niya. Oh, parang hangin na ang maraming lumalabas. Nagpakulo na ako kanina ng tubig, kaya tingnan natin kung kumulo na ba. Oh, ito, kumulo na. Kaya ilagay na natin itong bituka. At saka maglagay tayo ng dahon ng laurel. Tsaka suka. Tatlong kutsarang suka. Hindi lang natin tatakpan, ha. Hahayaan natin siya na mga 10 minutes na kumukulo. Umabot tayo ng 15 minutes, guys. Kunin na natin to. Inabutan tayo ng 15 minutes kasi inabutan rin ako ng mga kasamahan ko dito sa bahay. Tawa kami ng tawa. Then ano daw nangyari sa akin? Ba't ko kinakausap tong niluluto ko? Napakabuli talaga nitong anak ko. Itong anak kong babae na si isulti na ko ron. Silti na ko, ibungan. Okay. Ito na, palalamigin lang muna natin siya bago natin i-marinate. Umpisahan na natin mag-marinate, guys. Ihalo na natin lahat ng mga ingredients natin. Hindi na natin ito isamang dahon ng laurel. Ito, garlic, siling haba, sibuyas at saka itong 5 piraso lang pala, 5 piraso na calamansi. Maglagay tayo ng 1 kutsarang tuyo at saka kalahati lang ang ilagay natin sa asin kasi marami tayong asin na ginamit kanina nang hugasan natin siya. Tsaka itong BFF ko, iubusin to lahat kasi 1.5 tong bituka. Tsaka i-massage. I-massage lang to na mga 5 minutes. Tsaka maghintay tayo ng mga 32 1 hour na pagmama-renate.
tsaka maglagay rin tayo nitong isang kutsaritang brown sugar. Mabuti na lang hindi ko nakalimutan. Tapos na to guys, kaya maghintay na lang tayo ng mga 30 to 1 hour na bago natin siya lutuin. Sa mga hindi pa pala alam, itong mga lahat ng ingredients natin, ang sukat, doon natin makikita sa description box doon sa baba. Kaya tingnan nyo na lang guys. Ito nga palang hitsura niya guys, pagkatapos ng isang oras, kaya mag-umpisa na tayong magluto guys. Guys, ilagay na natin itong dalawang tasang mantika. Dagdagan ko pa ng mga kalahati siguro. Ito, mainit na to. Itong lumalabas na umuusok-usok na ang mantika. Napakainit na nito, kaya ilagay na natin yung ano, yung bituka. Ay, takot talaga ako. Magandito na ang lulutuin ko, guys. Takot ako sa mantika. Lagyan natin ang kalahating tasa ng tubig. At saka takpan. Malakas nga pala ang apoy natin na, guys ha. In 5 minutes, buksan natin siya guys. Nakakatingin ko sa ano sa cellphone ko dito ko sa baba na isandok ang ano itong sandok at saka takpan na naman 5 minutes na naman kaya buksan natin. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina guys, bukas ako kanina mga 5 minutes, napalubat na kasi ako. Hininaan ko ang ano, hininaan ko ang apoy kasi pumuputok-putok na siya. Takot ako sa ano, sa putok. After 5 minutes, ito na ang itsura niya guys, oh. Luto na to, kaya kunin na natin to. Hindi ko na maipakita sa inyo hang kasi inilayo ko ang phone ko. Ito na guys ang ating crispy fried isaw. Tikman natin ha. Hinig guys. Crispy siya talaga. At ang harap niya. Pati amoy, wala na yung bahong amoy. Mabango na ang maamoy natin. Tsaka nakakatakam. Paulit na dahil parang masarap. Thanks for watching guys and don't forget to subscribe. Bye bye and God bless us all.